Morning! Ayan, papakita ko lang sa inyo yung ganda na paligid. Actually, puro sa building. Nandito ako ngayon sa 7th floor ng building namin. 7 na to, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hanggang 15 floor pa ito ang kinalalagyan namin. So, makikita mo na dito yung ganda ng Taichung. City kasi siya. So, puro tao, puro building. Parang Makati lang. Pero, yung hangin niya malamig. And then, hindi siya maalikabok. Alam mo yung ito yung maraming sasakyan pero walang alikabok. Hindi ganun kaalikabok. Hindi katulad sa Pilipinas na pag nandito ka na sa taas tapos andyan na yung araw, mga gantong oras na pag, lalo na sa Manila, napakainit ng hangin niya, di ba? Mainit yung simoy ng hangin niya. Pero dito, malamig at saka walang alikabok. Kumbaga, freshness pa. So, yun. Ito, papakita ko sa inyo. Ayan. Diba, puro building siya, puro condo units. Sabi nila, andito daw yung mga offices, mga establishment na business establishment sa Taichung. For me, mas maganda siya sa Taiwan. Ay, sa Taipei. Medyo crowded na. Pero, diba, sa Pilipinas, pag crowded na yung lugar, napaka init na, pero dito hindi pa. Tignan niyo yun, medyo malayo na yung nakikita na yung tatakpan na siya ng ulap sa sobrang layo. Tapos sa ibaba namin, yun yung mga Changi. Halos lahat ng bilihin nandito na. Kumbaga, nasa center kami ng public establishment, mga pamilihan, hospital, lahat nandito na dito sa area namin. No? Pero, nakikip pa rin niya dito sa Taichung, dito sa area ko, yung lamig, tsaka yung freshness ng lugar. Yun lang yung masishare ko sa inyo. So, yung mga gustong pumunta dito sa Taiwan, magtrabaho, as caretaker, factory workers, office stops, mga ganun. Maganda yung lugar ni Taiwan. Isa sa, malapit pa sa Pilipinas. Medyo malaki na din yung sahod compared sa Pilipinas. Kesa pumunta tayo sa Saudi, mainit, di ba? Dito, kaso lang hindi sila, mostly sa mga tao rin, hindi sila marunong mag-English, hindi sila nakakaintindi, hindi rin sila nakakapagsalita, mostly. Tapos yung sulat nila iba, yung culture naman nila, medyo parehas din sa atin, hindi katulad sa Saudi Arabia na tsaka sa ibang Middle East area na talagang kailangan nakabalot ka, hindi ka makikita, di ba? Dito, free ka na suotin yung gusto mong isuot. Yun ang kagandahan dito sa Taiwan. Tapos sa pagkain naman, medyo walang lasa yung pagkain nila. Hindi sila masyadong gumagamit ng magic sarap, wala dito mga ginisa mix. Siguro meron, pero dito sa bahay namin, ayaw nga. And then, mostly puro pagkain nila is healthy. Wala ka makikitang hotdog. Sa area ko kasi palengke na to eh. Almost ilang buwan na ako dito, walang hotdog. Walang pure foods hotdog. Tapos, mahilig din naman yung iba
minsan sa matamis. Pero wala talaga sila yung mostly ng preservatives. Meron ako nakikita mga pagkain nila, mga tusino, mga ganon. Pero walang longganisa. Ay, longganisa pala, pero walang tusino. Pero wala siyang lasa, o parang wala siyang talagang halong preservatives. Tapos yung mga sabon nila, yung mga shampoo, mga conditioner, mostly rin walang amoy, pati yung mga lotion, 'di ba? Kumbaga dito more on sa natural food, natural supplements, mga ganun. Yun lang yung mai-share ko. Kaya ang mga tao dito umaabot ng 100, kasi yung alaga ko 94 niya eh. Pero impacta pa rin, masungit pa rin, tsaka malakas pa din. Yun lang. Sa mga gustong pumunta ng Taiwan, i-push niyan. Salamat! Bye-bye!